Hello sa inyo guys. Ngayong video ituturo natin sa inyo kung ano ang mga dapat niyong gawin para makaiwas sa tinatawag nating unnecessary expenses. Kailangan pag-isipan niyo muna ng mabuti yung mga gagawin niyo sa character niyo para hindi tayo masayangan kahit 2K Zenny. Unang-unang tanong sa akin ng mga tropa natin dyan na kung ano daw ba yung dapat unahin na i-craft na gamit kapag dating sa mid game. Actually, hindi pa nga siya mid-game masyado kasi kaka-level 66 ko pa lang. So, ito guys, punta na tayo dito sa weapon. Dito maraming lito sa vigilante, tsaka dito sa, ano, sa curse na weapon. Itong curse weapon kasi, kung makikita nyo siya, pag plinas 50 nyo siya, napakagandang benefit sa kanya kung attack speed tsaka critical. Kasi, konting luck lang gawin mo, mamimit niya na kagad yung ano yung critical rate na mataas kahit hindi ganun mataas yung ilagay niyo sa lock niya. Ayun yung benefits niya ng ano ng cursed. Etong perks nitong ano ng vigilante, kailangan na kailangan mo siya. At actually itong cursed gustong-gusto ko talaga siyang buuin. Eh no, meron na akong pambuo ng kanya. Gustong-gusto ko siya. Kaso nga lang napaka-rare nung kailangan pag itatrans mo na siya, ayun yung disadvantage niya kasi napaka-rare nung earthbow kuwanin. Sa box mo lang siya makukuha. Tapos pwede yata sa niyang vine around 1k yata. Not sure. Kaya ayun yung isa sa mga problema kung bakit hindi ko muna siya binuo. Maganda siya sa late game kasi attack speed na rin yung kailangan sa late game eh. DPS na rin eh. Kaso sa mid game, kailangan na kailangan talaga muna natin buuin yung vigilante buo. Bakit? Kasi ito, ina-amplify niya yung focus arrow strike damage natin. Tapos meron siyang dagdag na range, meron siyang critical damage increase. Ngayon, ang gagawin natin para to meron at masulit natin tong vigilante buo. Ito pa guys, kasi napakadali niyang i-craft. Kasi craftable talaga siya. Recommend ko sa inyo to guys, lalo sa mga free-to-play na player dyan. Napakadali niyang i-craft. Tingnan niyo yung Falcon Blitz. Kuha lang kayo niyan, tapos gawin yung Burning Bow. Meron nga nakukuha. Rekta Burning Bow kaagad eh. Sobrang dali niyang i-craft. Kaya marirecommend ko talaga, masasuggest ko talaga sa inyo tong Vigilante Bow. Lalo mid-game. Huwag niyo na munang buuin to. Kung meron kayong pambuo nito, good. Kung meron kayong pan-trans, mas okay yun. Kaso nga lang, masasuggest ko talaga, kasi kapag nag-attack speed kaagad kayo na build, sobrang bitin sa stats. Hindi nyo mamimit kaagad yung mataas na attack speed kahit gumamit kayo ng mga buff potions dyan. Kaya ang masasuggest ko talaga itong vigilante, buuin nyo kaagad sa mid game. I-sacrifice nyo muna yan, tabi nyo na muna yung curse layer nyo. Tapos, itong vigilante bow, yan, ina-amplify niyo yung focus arrow strike natin. Tapos, ang pinaka-magandang gawin dyan, sa skill build natin, yan, ito pinaka-magandang gawin dyan. Kunin nyo kaagad yung pang-third slot ng ano, ng yung sa skill. Kahit 100 niya ang vine, sulit na sulit yun. Kasi tatlong skill kaagad mabibitaw nyo. Lalo sa ano, when it comes to duel, kasi isang bagsakan na team kagad yung papasok sa iyo dyan. Kaya ang kailangan mong gawin, i-max mo na kagad yung AOE na arrow repel nyo. Tapos yung focus arrow strike, ito yung pinakamahalagang skill sa sniper. Tapos pwede namang Falcon Assault. Para in case magmami hunt, magmami farm kayo, pwede na yan. Magagamit natin talaga ng sobra yung bubuoy natin vigilante bow. Tapos ito, kung may sumobra naman sa inyo sa focus arrow strike, falcon assault at arrow repel, may sumobra dyan, pwede nyo naman siyang ano, optional naman kung lalagyan nyo yung owl's eye. Mas okay sa akin to kasi dinadagdagan nyo yung attack eh. Pag minax mo siya, tingnan nyo yung hit nyo tsaka yung attack nyo plus 60, tapos yung hit plus 30. Tapos ito namang wind talker, nilagyan ko na lang siya 11 kasi sobra na yung skill points ko. Yung first aid, hindi ko na muna siya nilagyan kasi parang hindi naman siya kailangan pa. Lalo sa pag mag-MVP ka.
Kasi ang technique doon, lalapitan mo muna siya. Lalapitan mo muna yung MVP. Yung MVP. Tapos, pag tinira siya ng tinira, pag nag-half HP ka, i-assemble mo yung team mo. Biglang mabubuo yung buhay ng team mo, pati ikaw. Kaya hindi mo na rin masyadong kailangan yung first aid. Lalo sa duel, okay na rin yan. Parang mas kailangan tong ano eh, yung mga buff na to. Ito, lalo na to sa mobs, yung flee. Yung attack speed, movement speed yan, mahalaga kasi yan. So, yun. Para masulit nyo lang yung vigilante bow, lalo sa mid game. Yung curse, maganda yun. Kaso nga lang, hindi pa siya napapanahon. Mahuhuli kayo sa BP kapag inuna nyo yung ano nyo eh, yung wants nyo kaysa sa needs nyo. Kaya hindi siya mapapaganda. Marerecommend tsaka highly suggested talaga yung vigilante bow. Buuin nyo na yun guys, huwag na kayong malito. Dito kasi nalilito yung karamihan eh, yan, sa dalawang bow na yan kung saan sila rekta. Kung mid game, paulitin natin, yung vigilante bow para sa mid game, tapos itong curse para naman sa late game.